Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Hello, hello! Good morning, yes, good morning guys! So today is our day 5 here in Italy. So kung nakikita nyo ngayon ay nandito na tayo sa Venice. So for today ay bumiyahe na muna tayo for almost 3 hours. And nandito tayo ngayon sa Venice dahil tayo ay mag-gondola. Hindi na tayo sa BGC gagawa nito, kundi makikita na natin yung inspiration ng BGC. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Guys, so huwag niyo kakalimutan na mag-comment. Ilang best ko na yung binabagit sa mga videos natin. Dahil really needed na mag-comment kayo ng mga favorite part nyo or ng mga expectations nyo, sige, sa vlog. Para naman ma-recognize ni YouTube yung algorithm at ma-recommend niya tayo sa mga nagsesearch about dito sa mga certain areas na napupuntahan natin. If you really guys want to see other vlogs, might as well please check our YouTube channel. Ilalagay ko ulit dito yung run natin ng playlist. Go to our YouTube channel, check our playlist, and search any videos or any areas that you want to see na napuntahan na natin. I've been vlogging for almost 2 years now. And nire-record ko lang din talaga yung mga videos kung saan kami nagpupunta at kung paano ako gumawa ng itinerary. Para din ma-share ko sa inyo kung paano, kung gaano ako katipid gumawa ng itinerary. But now, since alam nyo naman na ang conversion rate na ng euro or ng pounds to Philippine peso would be quite big for someone na nagtatrabaho sa Pilipinas. But then again, mura siya pagdating naman dito sa Europa. So, maglipat ko lang sa kabila, ipakita ko sa inyo yung nilalakaran namin. Although wala pa kami totally doon sa pinaka Venice Grand Canal. Pero maganda na rin naman yung view, medyo makulimlim, and sabi kasi uulan pero sana hindi. So balik na rin natin for a while. Baka nagtataka kayo kung bakit nasa train station kami. Ako din. kami rin. Nagtaka rin kami. Nasakay pala kami ng train, guys. So, hindi pa pala to yung central. Itong part na to pala ay Venice din siya, pero hindi ito yung binabaha. So, ito yung Venezia Mestre. So, ito yung station na to. Dito kami nagpark ng sasakyan. And babiyahe tayo sa Venezia. Ano yung SL? Santa Lucia. So, dun tayo bababa, guys. So, balitaan ko na lang kayo kapag nandun na kami. And, of course, mag-vlog pa rin tayo para makita nyo kung anong mga nangyayari ngayon dito sa Venice. Alam nyo, nung huling nagganyan ako, although hindi ko naman siya tinry sa BGC, nakita ko lang siya. Siyempre, di ba, mas maganda kung matry natin yun ng sarili natin. Ay nako, sobrang thank you lang talaga kay Lord kasi binibigyan niya tayo ng mga ganitong opportunity. Yay! And hindi naman natin siya sinasayang and we are really thankful for everything. Katulad nga ng post ko kanina sa Facebook na it was just a dream before but now it turned into reality. So anyway, ayun, if ever there's people watching na like, oh ganito, ganito. Alam nyo guys, the more you pray for it. I don't wanna say na the more you manifest. Kasi manifestation is different eh. Kasi ako, I always pray. So the more you pray, the more you get it. Kasi I don't think na yung manifestation. Although yeah, I manifest everything as well. Pero through prayers, minamanifest ko siya na mangyayari siya through prayers. So yun, let's consider it that way. Na hindi pwedeng manifestations lang. Ipag-pray mo and of course, do your thing. Do your part. Hindi naman pwedeng ikaw lang. Hindi naman pwedeng iasa mo lahat na, hindi, mangyayari to by just hoping. Ganon. Siyempre, do your part. So, if you do your part, you'll get what you want. Diba? So, ayun, naging motivational vlog na to. Hindi na siya naging informational. Pero anyway, that's what I want to impart as well. Na
Itong mga nagagawa ko ay hindi naman to isang biglaan lang. So for those people who are thinking na we're earning big amount of money, hindi. I earned my extra shifts. Ilang araw din ako napuyat kaka extra shift para lang mapunan tong gala na to. So guys, huwag niyo isipin na sobrang yaman namin dito. Okay? Yan ang anong tawag doon? Warning or paunang babala na hindi kami mayaman sa UK. Nagala kami ng gala. Ilang extra shift ang binuno para lang makapag travel ng ganito. At ilang extra shift ulit ang bumunuin pagbalik para naman may panggasas ulit sa next travel. So hindi pa ata 'to yung train, no? Ah, ito na pala yung train namin. So antayin lang namin muna sila kung matapos silang mag CR, kasi nag CR yung 5. Kami lang 3 yung naiwan. Grabe, ang ganda. Di ko na-expect. Akala ko parang BGC lang, pero kakaiba siya, guys. Sobrang ganda niya. Di partida na paglabas sa paglabas pa lang kami ng train station. Ay, hinabol na naman si RM. Ayan, paglabas lang namin ng train station yan, ha. Then imagine nyo yan, tutok natin sa kabila. Sobrang ganda. Wow. So isang part pa lang to, ha. Isang part pa lang ito ng Venezia Canal. So maglilibot pa tayo at we have until 7 PM dito. So mahaba-habang vlog tong magagawa natin. And magogondola tayo, syempre. Hindi natin papalagpasin yan. Anyway, magpicture na muna tayo. Sa St. Mary of Nazareth Church of Scalzi. Ang ganda ng church. Grabe. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako, pero grabe, sobrang ganda niya. Samantalang sa Pilipinas, ang gamit lang nila ng tela. Dito, ang gamit nila, inukit mismo. So, sobrang ganda. Pakita ko sa inyo, ha. And then, yun lang yung mag-exposure nitong church na napuntahan natin. Bago grabe yung ceiling, sobrang ganda rin. Grabe siya. Alam niyo yung feeling na parang nasa ibang planeta ka. Ganun yung feeling. Na parang you were in a city na wala kang makikita. Konti lang yung yung pathway for pedestrian dahil na malalakaran. Pero halos lahat ang way of transportation ay boat. Eh, sobrang ganda niya. Akala ko kasi katulad lang nung sa Venice, yung sa BGC. Yung Grand Canal sa BGC. Pero
at least doon na-set yung expectation ko na ah, baka ganito lang. Pero mas na-exceed niya kasi yung mga boat sobrang gaganda. Yung gondola, wala pa naman masyado ako nakikita pero may nakita na akong ilan. And part pa lang yung nakikita namin, hindi pa yung kabuuan. So what more pa kapag yung pinaka-gondola na talaga. Anyway, marami pa tayong mapupuntahan dito. Ang plan namin dito ay yung Doges. May isa pa kami pupuntahan eh. Kalimutan ko lang, mamaya papaalala ko sa inyo. Tingnan ko lang din doon sa sheet ng ano namin, ng itinerary. Anyway, Osha, mag-cut na muna ako at naglalakad na kami. Ako'y kinikilig. For sure naman, nilagyan ko yun ng song bago nyo makita. Tumawid na kami dito sa kabilang side. Kung makikita nyo, yung train station ay nandun sa kabila. Yan. And dito, dun tayo nag-picture, diba? Andito yung simbahan kanina. Now, nandito na kami sa kabilang side. Yan. So, hindi pa rin tapos si JV sa kanyang mga bags. And tumawid kami dito. Hindi ko alam kung anong gagawin namin next. Basta susunod lang tayo, guys. So, babalitaan ko kayo kung what's our next activity. But definitely, there are three things laid out for this day. Yung gondola nga, yung Godes, at saka there's another one. So, I'll keep you guys updated. Pinapakita ko lang sa inyo yung every portion na nakikita kung bago sa paningin ko. And most of it naman lahat bago. Pero syempre, from the time na nakita nyo dun sa kabilang side and sa time na pwede yung point of view dito, pinapakita ko din para din ma-appreciate nyo naman and para feel nyo na nandito kayo. Ayan, guys, nakikita nyo ba yung Trattoria Bar Pizzeria na yan? Huwag kayo kakain dyan kasi ayaw nilang mag-serve sa Asians. Ngayon, alam nyo, napapasig ko dito gaano ka-rude yung mga tao. Ang mga na-encounter lang namin ng matitino, mga hindi pa Italian. Yung unang pinuntahan namin, ayaw niya. Nagtanong siya kung ano daw, how may I help you. Then nagtanong kami kung may pizza. Ang sagot niya, dun daw kami sa Chinese maghanap ng pizza. So these people are so rude. So don't come and eat there, okay? We'll make sure na ma-cover natin lahat ng mga nag-aano ng mga Asian hate, so para hindi kayo dun kumain. Dabuti pa to. Yes! So, ayun, buti pa to. At pero mukhang hindi rin naman siya mukhang Italiano, so let's see. Mukhang okay pa dito. Binidyohan ko yung isang restaurant. I'll include it in the vlog, not to eat there. So racist. Uy. I know, I don't care. Ay, hindi. Sa loob, there's so many space sa loob. Meron pa doon sa gilid, papasok pa sa loob. Anyway, bahala sila. Sasama ko to sa vlog. Hindi, dito. No. Ay, bye. Oh, sige. Dito ka na lang. At dahil sobrang galit namin, dito kami dun sa Jolly na nasa labas at pumasok. Dito kami sa Baccaro, Trattoria alla Ferrara. So, ito yung resto. Ay, ba't sa akin na naman? Yan, dito kami kain. So, ito yung resto. Teka nga. Kakatapos lang namin kumain doon sa binanggit ko sa inyong resto. And nasarap pa naman sila doon sa
itim na pansit kung tawagin. Or yung black, yung inked squid ink noodles. Yung mga pizza naman, kaypat yung pinakamasarap. Yung akin so-so lang, mold kasi yung mold cheese. Masarap siya, pero parang feeling ko dapat mas may meat para mas malasa. Yung sa'yo, Jess, kamusta yung pagkain mo? Masarap naman. Normal lang daw. Pero yung schnitzel kasi parang sa ano kasi yan eh. German kasi yung schnitzel. Ano pa ba? Yung kila JV, masarap. Nagustuhan nila yung food nila. So now, mag-speedboat na kami. Ay, water... Ano ba? Waterboat pala. Para papunta tayo dun sa Doge's Palace. So ayan, I'll give you a preview of the Venezia map. So ito yung mga water boats, yung mga nasa gitna nila. And ayan yung mga lines. Parang underground yung dating niya, oo. So, feel free to pause in 3, 2, 1. Ayan, pakizoom nyo na naman. Malinaw naman yan for sure. And you just have to check doon sa City Mapper na app kung saan mas madaling kayong makakasakay at kung anong line yung kailangan yung sakyan. So usually ito yung mga linya, masesearch nyo naman yan kung from one point to another kung saan yung gusto nyo puntahan. Kasi kami magdo-Doge's Palace pa kami, so kailangan namin pumunta ng San Marco. So either this one, 5.1, ito yung San Marco guys, ito. Pwede rin kaming sumakay ng 4.1 on where dito naman yung San Marco. 8 stops. Dito 5 lang. So ayun, it's your choice naman. So para naman sa payment, magta-tap lang kayo. Yan. Yan. Pwede kayo mag-tap dyan. Ganyan lang yung mode of payment. Like that. Ayan. Tap lang ng tap. Then, you're good to go. Okay? Okay, Nick will do it. See? That's how it's done. Okay, bayad na. Tingnan nyo yung gondola nila, guys. Oh. It looks like it's gonna turn upside down. Yeah. They only broke from the one side. Yes. I didn't know that. Someone should sit in the middle so it will balance. See that. I think it can only fit 5 people, so we might have 2 gondolas later. Ito na yung sasakyan natin. And tingnan nyo, may ambulance. Oh, yeah, there's an ambulance. So kompleto ha. This is the jeep guys, yung sasakyan natin. Ito yung pinaka jeep nila. They have taxi as well, and they have like Uber. So ayan, sasakay na tayo pa San Marco. Yung tayo sa loob. Hindi pwede, papapagalitan kayo dyan. So dito tayo sa dulo. Bahala sila dyan. Ayaw nila eh. Ay, nakalak. Okay, dito na lang tayo. Ayan, kita nyo na. Nakalak eh, tinry ko. Bala ko sana sa labas guys, kaso nakalak. So dito na lang tayo sa loob. Napapunta na tayo sa San Marco. Videohan na lang natin habang nagsisail tayo.
Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my... Andito na tayo sa Piazza San Marco. So, dito tayo mag-stay. Ito yata yung pinaka-central nila. And ito rin yung mga nakikita ko sa vlog. So, most probably, ito na yung pinaka-city center nila. Dito sa Venezia. So, magdo-Doges Palace tayo. And may pupuntahan pa tayong isa na hindi ko pa rin nalulukha. Up until now. Oo. Dahil si Raulo tayo. Bago kinakausap ni Pat ngayon, bibili daw siya ng paint. Kaso nakalagay doon sa listahan is, I don't sell bullshit. So nakakatakot si Madam. Yun lang napansin ko dito, lahat ng Italiano masungit. Sobrang sungit. Ayaw nilang... And then may mga malalapa na nagiging racist pa sila. So that's not a good attitude to have when you are dealing with tourists, kasi it's an impression that will last to someone, and most probably yun yung maaalala lang ng mga turista katulad namin. There's someone who, kaya ako galit kanina, kaya ako nagvideo, promise guys, we are really offended kasi sobrang dami ng bakanting upuan, and then sabi niya na wala daw vacant. Then nagtanong ulit yung isa, sabi niya wala daw, ayaw niya daw kaming pagservant. Imagine You're in a business and then you don't want to serve people just because they're not on your same race or not a European because we are Asian. So I don't really get it, you know? That's bullshit. That's the literal bullshit. That's why I don't want you to eat there kasi you might just feel that like you are not welcome, and in the first place if they hate Asians, then they might do something on your food. So don't eat on that restaurant. So now, ito, nag-aantay lang kami kung bibili ba nga si Pat ng paint. But if not, maglalakad na tayo papunta doon sa palace. Okay, nandito na tayo ngayon sa Doges Palace. Ito ay nasa center mismo ng Venice. And I don't really know about the history about this palace, but we will try to read as much as we can para meron tayong maisama sa vlog. Kasi ang nakalagay dito ay, having entered the palace by the Porta del Frumento with gateway, which is one of the oldest south-facing wing. So, the north side of the courtyard is closed by the junction between the palace and St. Mark's Basilica, which was the Doges Chapel. The small marble facade with clock that stando there's dates from rebuilding work in 1615. So, feeling ko, ang tinutukoy niya ay that part. That staircase, and that one is the chapel connected to the St. Mark's Basilica behind. So ayan, nakikita tayo ngayon para makita natin yung ibang portion. Nakikita nyo yung nasa taas, guys. Lahat ng yan ay gold, 24 karat gold. Grabe, no? Wait lang, zoom natin. Kaya ba? Imagine yung mga nasa taas na yan. Party the ceiling lang yan, guys, ha? 24 karat gold yan lahat. Wow. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo siya, pero sana oo. So, itong nakikita nyo ngayon ay ang biggest room in Europe.
Ayan. So this room is parang Sistine Chapel daw, according to what Diana read. And alam niyo ba ang function ng, Sistine Chapel? The function of Sistine Chapel in St. Peter's Basilica is for, of course, it's a chapel, and at the same time, it's the election room for the Pope. Same here with the Doge, kasi ang Doge ay parang group sila on where they look like a monarch, but hindi sila run by a single family. It was run by a certain group of people, and then when someone died, like let's say for example the monarch or the head of the Doges died, they need to elect, and it shouldn't be someone from the same family, or pwede namang same family but that person should be elected by the Senate. So ito yung purpose ng room na ito. Grabe, alam nyo ba yung katumbas ng laki nito? Kasya dito ang tatlong basketball court. So ganun siya kalaki. Ganun siya kalapad in person. So I just don't know if you can't see it or if you can imagine what I am trying to say. But yeah, ganun siya kalaki. So ngayon ay pababa na kami ulit. And hopefully may natututunan kayo sa... Sira ulo ka. Hopefully may natututunan kayo sa mga discussion namin. Mukhang hindi na natin maabutan yung St. Mark's kasi 4:21 na. Baka hindi kami umabot. So, feeling ko kailangan na nating bumaba at para habulin man lang natin kahit ilang minuto. Pero mahaba pa ata tong tour na ito. Pero gabi yung mga oil paint, ang ganda. Ay, makikinig ako sa kanya para may masabi ako sa inyo. Naka-self tour kasi kami eh. So makikinig tayo dito sa nagdi-discuss para may masabi rin ako. Ayan, lumabas na kami at nag-part ways muna kaming apat dahil kami ay pupunta pa sa St. Mark's Church. Silang apat ay hindi na. So ito yung itsura nung labas. Grabe, ang ganda. Ang laki nung Doge's Palace. Talagang pinag-isipan siya. And andito na tayo sa Venice Square. And grabe, ang ganda. Tingnan nyo, oh. Sobrang ganda. And ano to? Ito na ba yun, Diana? Ito na ata yun, eh. Ayun yung pin. Ah, close na. So hindi na tayo guys makakapasok. Close na daw. Ayan, nagliligpit na sila. Kuya, kiss kita. Sayang naman. Baka pwede pag kinis mo. 4 pa lang ah. Actually hanggang 5 to, pero hindi na kami pinayagan pumasok. We don't know why. Ayan yung itsura niya. I-cut ko lang ha. Bigyan natin ng magandang montage. Nakakalungkot naman. Hindi na tayo nakapasok. We were not able to enter the St. Mark's Church. Ayan yung nasa likuran ko. Anyhow, magpicture na lang tayo. Let's see the silver lining. Kung hindi tayo makapasok, magpicture na lang tayo para may remembrance naman tayo dito. And then maglibot-libot na lang tayo since 5:30 p.m. pa yung ating gondola ride. Yun na lang yung habulin natin. And meron ding ditong tower sa harap ko. Hindi ko lang alam kung ano siya. And luckily guys, hindi lubog ha. Ito yung sa vlog. Ito yung mga area na lumulubog. Yan. Yung kung makikita nyo sa ibang TikTok or ibang vlogs, these are the area na nilalagyan nila ng tawiran. Kasi kapag sobrang high tide, bumabaha dito. So ayun. I-cut na lang muna natin. Then let's see kung ano pa yung pwede natin magawa. Dahil sayang, few seconds late tayo para sa St. Mark's Cathedral. Sobrang sayang. Anyway, just search it up, guys. I mean, probably hindi naman to yung last na Venice namin. We'll probably go back, pero unahin muna natin yung ibang European country. Then we'll definitely go back here kapag nagkaroon na tayo ng mga madali-daling time. Like, kapag meron na kaming ILR, independent leave to remain, or iba na yung passport namin, yun. Mas madali. Para hindi namin kuha ng visa. Hanapin muna namin si Diana.
Ayan, nandito na tayo ngayon sa area ng gondola tours. And nakakuha na kami ng aming audio guide with our headphones. Actually, earphones, sorry. So, kung makikita nyo, dito lang siya sa may likuran. Ayan. Yan yung gondola tours. And I think doon lang din kami sasakay sa Servicio Gondale. Kung kita nyo lang. Anyway. So, ayun. Anantay na lang namin na mag-start yung tour natin. And then, try nating videohan lahat or makover natin lahat na madadaanan natin sa gondola. Pero from time to time, magka-cut tayo kasi kailangan ko din mag-video for Instagram, for the other people. And para may ma-post din tayo sa ating Instagram account, ba? Diba? So, antay lang natin sila. Wait, andito lang yung waiting area namin. And then, let's see. Sana maganda experience natin. Nagdi-discuss si ate about sa gondola and sinabi niya na ang gondola daw pala ay ginagamit lang ng mga noble family before. And before, there are more than 2,000 gondolas dito sa Venecia, but now they limited it to 400 gondolas only. So biruin niyo, no? Before, noble families lang ang nakaka-afford ng gondola. And now, so we can consider ourselves as a noble family. Because we can ride the gondola. And ang ganda nitong church sa likuran ko, no? Pakita ko siya sa inyo. Tsaka ang galing nagdi-discuss, ha? Mukhang mahal niya yung ginagawa niya. So gusto niya maging interactive lahat. Anyway, tingnan niyo kabilang church. Hindi ko na siya huwag din natin i-montage. Oh, diba? Ang ganda. Medyo mabilis lang. Sorry. Diba? Oh, tingnan niyo itsura. Ang ganda. So, ayan. Nagdi-discuss pa siya in French. Aside sa Philippine, sa English, nagdi-discuss din siya ng French. So, ngayon siguro nakapila na kaming lahat para sa gondola. Sunod-sunod na lahat. Dito yata talaga ang main port nila. Videohan na lang natin kapag pasakay na tayo. Ayan na yung pinaka-gondola. Nandito kami sa gondola station. And nag-aantay na lang kami ng aming turn. So kaming apat nila, Pat at Dayan, ang magkakasama sa Boat 11. And sila Micah, JV, Jess at si Nick ang sa number 12. Tingnan si Kuya, oh. Sa zoom natin. Wait lang. Mas pogi yung isa yung nasa kabila. Yan. Pero okay din si Kuya. Sana lang hindi siya bugnutin. Ayan. Ayan, nakasakay na kami ng gondola. Kahit bad trip ako. Pwede naman siguro tayo magpalit. Ayun, yun ang concern namin. Kung pwede kami magpalit-palit. Pero anyway, kung hindi man pwede, okay lang. Kanya-kanyang angle na lang. Angle, ikaw pipicture dito. Ikaw pipicture sa kanya. Side by side lang. Kasi kung kapalit, ganun kapalit ko yung lino. Para hindi makita. So ayan, pakita ko sa inyo sa kabila. Ayan na. Na-under na kami. See you. Then, tsaka ang bait-bait ng tour guide namin na yun. Bye! Ay! Hindi niya pinapakita. Ba yan? Anyway. Bait ng tour guide namin. Lagi siya nakangiti. Mahal niya yung trabaho niya. So, ayan. Ayan naman sa likod yung aming driver. Ang taga-navigate ng aming boat. Ayan. Hayaan nyo siyang makita na. Para isa-zoom na lang natin pag nasa editing na lang. Iba yung pagkakatagilid natin. Nakakatakot. Grabe ang pagkakatalikod na. Grabe ang pagkakatalikod namin, guys. Tagilid. Ay, talikod, tagilid. As in,
parang pabagsak na yung ano, yung gondola, parang pabaliktad na siya. Kailangan dito guys, pag nagpwesto kayo, yung pwesto nyo talaga, yung tipong angulo nyo, at yun talaga yung trip nyo. Kasi kung hindi, may hirapan kayong kumuha ng photo. Kaya kailangan ayos-ayos ng pwesto nyo talaga. Kundi may hirapan kayo sa picture nyo. Si Pat lang nakaka-achieve, tsaka si Diana. Bigyan na natin sa kanila yan. Yan, ito yung mga kasama namin. Oh. Yan, sabay kami. Congested kaming dalawa. Magkadikit ang aming mga boats. So yan, tambay muna kami dito sa gilid. Tambay muna kami dito sa gilid habang nag-aantay. Siguro ano lang, isa-isa lang pwede dun. Kukwentuhan pa sila eh. Sila kuya. Kung siya, kung... Ako na lang sana dun. Yun lang. Hindi talaga, yung balance eh. Mamili ka, may picture ka o maliligo ka. Nasa likod lang ata sila. Ah, wala pa sila JV, no? Magkahiwalay na ng ano. Ayun, combination na kami. As in, kadikit na namin sila. Meron din kasi kami kasalubong eh. Ayan, pakita ko sa inyo. Kasalubong namin. Ayan, naliko sila dito sa kabilang side. Ang galing ha. Pero alam nyo guys, hindi ko ina-expect na ang linis ng tubig. Kasi kala ko kanina sa malayo madumi. Pero pag zinom mo siya, malinis siya. Sobrang ano siya. Sobrang linaw. Ito yung mabababa ko dyan. Kadikit kasi namin sila eh. Ayan o. Ayan yung isang nagaano. Ayan. Ito mo, kitang-kita nyo doon sa ilalim. Ang suig sabi malinis yung sagwan. Ayan, may kasalubong na naman kami. Oo. Oh. Diba? Oh, ay, sayang. Mas maganda nga, no? Kung may wine ka pang kasama. Di natin naisip yun, no? Anong kulay daw? Ito, mga matatandang to na ang nagdadrive ng gondola. Oh, masayang-masaya sa ginagawa nila. Nakakatawa. Ang sweet. Oh. Alarm clock. Inom na ng maintenance. Sa Boracay. Ganda, no? Sobrang ganda nitong experience na to, promise. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung Venice na to. Pagpasensya nyo na kung puro si Diana, at si Diana ang nasa unahan natin. At least matagal ang exposure nyo sa vlog. Diba? Teka, magkatako ha. Magbivideo lang ako sa ano. Sa phone natin para may pang-post tayo sa Instagram. Almost done na ang ating gondola trip. So umikot kami dito sa may maliit na patio. Parang umikot lang kami ng isang buong square. Then, ayun, patapos na kami. So it was a nice experience. Photo-wise, may hirapan ka lang talaga kasi yung movement mo hindi mo magagawa kasi yung balance kailangan mong i-keep. Pero nonetheless, magandang experience siya sa Venice. Kung first time mo, you must really try it.
pag naman pangalawa mo na or pangatlo mo na, okay lang na hindi mo na gawin. Ayan, kumaway lang muna tayo habang nag-aantay tayong makababa. So nakikita niyo naman yan si Kuya, no? Yung madaldal naming ano, yung madaldal naming tour guide. Ang aming driver ng gondola. Ayan. So, naisama ko naman kayo halos sa buong trip. Like yung 4 minutes din yung na-video natin sa pinaka-gondola travel natin. And hopefully na-enjoy nyo siya at na-feel nyo na kasama kayo sa ating travel dito sa Venezia. Ang hindi talaga ng tubig, hindi ko in-expect na ano. Akala ko madumi siya. Tingnan mo, oh, tanaw mo pa rin yung ano. Yung pang-paddle sa... 2 meter daw yung deep nung pinaka ano. Ah, 12 meters to stand corrected. Hindi kasi kami masyado nakinig dun sa discussion ni ate kanina. Kung ano lang yung nasasagap ng tenga ko sa intonation na nababanggit niya, yun lang yung naiintindihan ko. Then the rest hindi na. So, yan. Pang 1, 2, 3. Tatlo kami sa bababa. Balitaan ko na lang kayo mamaya after namin bumaba, okay? Naalala nyo ba kanina guys, when we were here, siguro naman kita nyo na yan, itong area na pinapakita ko ngayon. Sorry, nagkakaroon ako ng error sa ano, sa pag-aayos ng camera. And look at now, binabaha na siya today. Grabe, ang bilis. Kaya pala tinatawag talaga siyang the sinking city of Venice. Gabi, bilhin nyo ha, within an hour. Ganyan na agad yung nilubog niya, and hindi lang basta-basta yung nilubog ha. Like parang team off, apektado lahat yung movement ng tao kasi, ayan o, umaangat o, ayan o. Kita niyo yung bumubula-bula. Sabihin, tumataas talaga yung tubig. And apektado lahat ng galaw ng tao. Ano na rin, ano oras na ba? 7 o'clock na ng gabi, pero may araw pa naman, hindi pa sunset. Almost sunset. Then ngayon, kailangan nang gamitin ngayon yung mga hakbangan na inupuan natin kanina. Grabe, no? Ganun lang kasandali, lumubog agad. Anong masasabi mo? Pagod. Pagod ka na? Uwi na! Uwi na tayo ng UK. Tama na to. O siya. Ikat na muna natin. Maglakad muna kami kasi bibili pa ng Murano si Pat. The Murano is the famous brand nung glass. Hello everyone! And nandito na tayo ngayon sa train station and nakabalik na tayo from the St. Mark, ano nga ba yun? St. Marco na station ng Venezia. We really enjoyed ang pagstay doon, even though hindi tayo nakapasok ng St. Mark's Cathedral, but I showed you enough ng kabuuan, halos kabuuan ng buong Venice. You must really try kapag first time nyo dito, and I guarantee you ma-amaze kayo sa ganda ng Venice. So now I think I will cut the video here kasi masyado na naging mahaba ang araw natin and hopefully nag-enjoy kayo sa lahat ng ginawa natin. If yes, please comment down guys. Come on! Leave a comment kung anong part ng vlog ang nagustuhan nyo at i-recognize natin yan. Maraming salamat and see you again on our next Italy vlog. Bye-bye!